Babalik muli. Pagod. Ito na tayo sa bahay. Ito siya mga masarap. Hours bago siya gamitin. Ibig sabihin, bawal pa siyang gamitin pang text or tawag. Pero pwede na siyang makareceive ng OTP. Pwede na rin siya makareceive ng text or tawag. After 48 hours mula kanina ngayon. Ngayong gabi. Master Pangs TV! Master Pangs TV! Ayan, big shout out sa'yo. Master Pangs TV! Subscribe! What's up, mga master ayan? Kumusta nga? Dito tayo ngayon sa Manila. Meron tayong ginawa na kababalagan tayo. May nangyari sa cellphone natin kaya matagal tayong di nakakapag-online. Kailangan lang tayo kasi nagpagawa tayo ng notaryo, mga master. Kailangan ng notaryo. Kailangan natin ma-recover ang ating number. Dahil hindi ma-open ang ating Gmail. Sayang naman ang ating YouTube channel kung hindi natin gagawa ng paraan. Stop it. Get some help. What? Yeah. Nawala kasi yung dati nating number. So, pag nilalagyan ko yung aking Gmail, ay humihingi ng notification doon sa number. Wait for it. Here it comes. Almost there! Inawala yung number. Nalaglag yung sa ating cellphone. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Diba? Nalaglag. So, gumawa tayo ng notaryo. So, ayan. Shoutout nga pala sa aking asawa. Binigyan tayo kanina umaga ng pangkain. Pang-alaawan sana. Pero dito natin, dito ko nagasto. Yung notaryo dito mga master, ano lang, 200. 200 pesos. Kaya mapunta tayo ng SM. SM San Lazaro, nasa Tayuman tayo mga master ngayon. Balikan ko kayo mamaya. Bigwento ko kung paano nangyari. A few moments later. Dito na tayo sa SM. Hello. Tingnan mo tura natin. Ganito yung tura natin. Makaripas tayo. Hindi pa nga ako nakapag-text na sa ako. Nandito ako sa SM. Sa Nasa. Ayan. Kasi apektado yung Facebook ko. Tsaka yung Gmail ko. Okay naman yung password ng Gmail. Kaya lang inihingian tayo ng verification code doon sa number. Kumbaga yung OTP number ba niya. Kailangan natin din. Kaya sa notaryo tayo. 200 lang ang bayad sa notaryo, mga master. Kaninang umaga, binigyan ako ng asawa ko ng panggastos. Dito na ay yung iba. Sorry. Diba? Dito tayo sa taas. Sa globe. Waiting tayo mga master, waiting. Nandiyan natin na naka-process na tayo. Naka-process na tayo. Nandiyan na natin yung ating SIM card. Meron tayong binayaran sa loob. Kailangan dito ng affidavit of loss. Saka 2 valid ID. Government. License sa pag-ibig yung ginamit ko sa akin. Pero yung mga government ID.
pretty dito. Nandiyan na lang natin. Maya-maya, tarde. After few hours. Tayo. Go! Nahulog kasi sabi ni Ma'am na, sabi ni Ma'am dun sa loob, nagkala-gala daw ako nung uno. Pero mas malala pa ang nangyari. Wala tayo sa sarili. So, wala ang ating cellphone. Kailangan nating i-recover yun kasi ano doon yung ating Facebook tsaka Gmail. Yung email natin. Humingi ng OTP. So, kailangan natin magpanotaryo para dalhin dito kay Glow. Dito ako ngayon sa SM San Lazaro, Manila, mga master. Kasi yung trabaho ko dito lang sa Caloocan. So dito mas malapit kaysa doon sa Megamall. Parang hati traffic pa. Ito na ako. Tingnan natin mamaya, balik ako kayo. Mamaya. So yun mga master, ayan. Babalik muli. Pagod. Ito na tayo sa bahay. Kararating lang natin mga master. So, natapos din ang process ng ating ano, ng ating SIM card. Ito siya mga master. Ano pa to? Forty hours bago siya gamitin. Ibig sabihin, ano, bawal pa siyang gamitin pang text or tawag. Pero pwede na siyang makareceive ng OTP, pwede na rin siyang makareceive ng text or tawag. After 48 hours mula kanyang ngayon, ngayong gabi. Diba? So mga ano pa to, hanggang Monday pa siguro to. Friday pa lang ngayon eh. Sabado, Linggo, mga Lunes. Pwede na siyang ipantawag or ipantext. Pero pwede na itong makareceive ng tawag or text. Okay naman yung password ko sa aking Google account. Ang problema lang, para secured, nangihingi pa siya ng number. So, mabuti na lang nung ano, pinalitan ko yun ng number. Ito na yun. Ito yun. Kasi ito yung hinihingi, ito yung nandun sa ano eh, na number. Kaya mabuti na lang ito. So, salpak na natin. Yun mga master yan. So, masyado tayo na-excite dun sa paglagay ng SIM card. Hindi ko na ipakita yung actual kung ano nangyari sa cellphone. So yan, ganito na lang. Sa mga nawawala yung cellphone, nawawala yung SIM card, kung kabisado nyo po yung SIM card din yung number, anumang klaseng SIM card yan, pumunta lang po kayo sa mga SM. Meron kasi doon mga Smart Center, D2 Center, Globe Center, ayan. Doon po kayo pupunta para maibalik yung number ninyo. Re-recover po yun. Magdadala lang kayo ng dalawang valid ID at saka affidavit of loss mga master. Yun lang ang dadala ninyo doon sa pupuntahan ninyo. Kung anumang klaseng SIM card ang nawawala ninyo para ma-recover po yun. Yun lang po. Maraming salamat. Nare-recover siya mga master, promise. Nare-recover ang number. Kahit anong klaseng SIM card pa yan. Yun lang. At pa-share. Pa-subscribe ng aking YouTube channel. At pakalimbang na rin ng notification bell para mas update ka pa sa mga panibagong videos. Thank you and present. Peace out.